Gawan, bakit po ang sinasabi ng mga supporters doon ni Migs, yung makamahal informasyon daw tungkol sa kwento ng mga Migs noon is a kwentong kotsero lang. So well, mga ka-idol, why na parang pinuporsyon nilang kwento kotsero? Ibig sabihin yung nagsisinungaling lang ang timahan, ang gawa-gawa ng kwento. It is a fake news. Kahit na may mga evidences na true sa post-convo ni Mahal, it is a fake news pa rin. Huwag po tayo magbulag-bulagan po. Okay? Nasa katotohanan na po tayo. Ang issue po mula na ako, hindi ako naniniwala, even me, ha? Ako hindi ako naniniwala sa kwento ng mga Gasiko vloggers kasi kailangan ko talaga confirmation. Yung kay Mahal, hindi na kailangan niya ng sabing kwentong kotsero. Kasi tutong-totoo po yung conversation mula kay Mahal. Tapos sasabihan si Mahal na traitor kasi pinalabas, nagsumbong ang isang bata sa sabihin ng traitor. Diba? Huwag niyong ibahin ang kwento ng Mamigs noon. Real talk lang din po tayo. Huwag po tayo gawa-gawa. Kasi ang pinapalabas po niyo kwentong kutsero lang lahat-lahat sa nangyayari. O eh, mga support siya, huwag po kayo maging tanga-tangahan, ha? Kung gusto niyo ang kwento ng Mamigs, yun na po yun. Ha? Huwag tayong mag-feeling innocente ang isang tao dyan. Huwag tayong feeling walang alam. Ang isang tao, may alam, maraming alam dyan. May maraming alam yan. Ah, alam pa naman kahit walang magnanakaw na nagsasabi. Okay? Walang magnanakaw na nagsasabi ng katotohanan sa mga ninakaw niya. Okay? Ganun po 'yun, mga ka-idol. So ang point lang naman ni Kuya SMB, ang nilalahad ng makamahal is a kwentong katotohanan. Hindi po 'yung kwentong kotsero lang. Siguro ang iba diyan, ah, 'yung makamis diyan, 'yan ang kwentong kotsero. Okay? Kung magsasabi kami ng kwento ng Mamigs na hindi maganda against Migs Molino, kwentong kotsero na. Pero kung kayo magsalita tungkol sa mga tesurero, totoo na, ay wag naman. Actually, dito labas na ang tesurero siblings regarding sa kwento ng Mamigs. Labas na yan. Ang pinag-uusapan dito, si Mahal at si Migs Molino. Paano nabuo ang Mamigs? Paano naging click ang Mamigs? Ano ang ginawa ng Mamigs? Ano ang nangyari sa Mamigs? Bakit wala na? Anong pagkamatay ni Mahal? Ano ang dahilan? Tapos ano, bakit ito nagkawatak-watak na? Na ang makamigs, Migs na lang. Ang makamahal, Mahal na lang. Bakit, ano ang nangyari? Pero ganun din naman. Nagkahiwalay na nga ang community. Pero ang kukontent na ang makamigs, puro na ang makating Mahal. Bakit? Wala silang maikontent true sa kanilang buhay na iniidolo na si Migs Molino. Bakit wala silang maikontent? Dahil you know already. Okay? So ang point lang naman dito, kung kami ang mag-content kay Migs Molino, galit na galit kayo para kayong napapatayan na. Ganun lang po yun. Para kayong namatayan kapag kami ang mag-content kay Jethro at kay Migs Molino. Pero okay lang kung kayo ang mag-content sa tesorero siblings. Kasi hindi naman kayo makakontent kay Mahal kasi patay na. Okay? Kung mag-content kami kay Migs, again, Migs Molino, in a previous history of Mamigs, bashers na, nasa katotohanan lang po tayo. O sa mga unglo-unglong supporters dyan, laging sinasabi, mag-ibalansin ninyo ang sitwasyon. O ngayon, dahil sa kapabayan, nagkagulo na. Hindi pa nga simula ang meet and greet ni Migs Molino, magulo na. Dahil marami ang pabida-bida. Ayaw din magpatalo. Gusto nasa top position. Alright? Yun po ang katotohanan po dun. Kasi gusto nila na magaling sila. Gusto nila mas malapit sila. Anong nangyari dyan? Bakit nagkagulo? Ito lang, one word, comparison. Yes, comparison. Na gusto nila na ako ang nagbibigay ng malaking sponsor. Dapat ako susundin. Siyempre, pera yun. Eh, yung road manager, gagawa ng event, she's the one to organize na magkaroon ng maayos settlement, pero tinanggal. For what? Dahil wala namang naitulong. Utusan lang ang road manager. Perang usa, producer ng pera. Okay? Yun lang po doon. Siyempre, susundin yung producer. Kasi doon kumikita ng laki pera. Pero road manager, ala, tira, organize lang.
organized lang, yung wala sponsor, ala, pera. Ay, ganun lang din nangyayari ngayon. So, wag na po tayo magtaka kung bakit. Kasi legit. Oo. So, it means, legit ang mangyayari dyan. Si, ang yung mga kinakalaban nilang si Papa Bear, si Gwenchana, is not considered na makakapunta sa meet and greet. Ayun lang po doon mga ka-idola, hindi makakapunta dito kasi may mga register. Alam niyo yung ginagawa ninyo. Real talk lang po tayo. Seryoso po tayo. Hindi po yan makakatulong to progress sa pangalan ni Mix Molino dito sa social media. Totoo lang po yun. Kasi ang panangyayari po dyan, makasariling channel. Dapat ang pangalan yung makasariling channel. Kayo-kayo lang din gusto nyo eh. Na gusto nyo walang may makahalo. E paano maipaangat? Paano maipa-boom ang pangalan Mix Molino? Even the sponsors? Even sa mga co-sponsors, sa mga sulit makamigs, nagsisiraan. Okay? Nagpapagalingan. Kontra bahalang importante, magaling ako, mapansin ako, ako ang magaling. E wala kayo, talo kayo ni Nora Bitala. Kasi kung if you have no money, hindi ka papansinin ni Jetro. Kapag if you have much money, ayan, number one, Migalab shoutout. Okay? So again, easy, if we go back to easy, kawag-wag kang maging mayabang na i-shout out ka ni, ni Mix Molino dahil inutos yun ni Nora Bitala. Siguro may bayad yun kay Mix Molino na i-shout out mo si Easy kasi nagde-defend sa'yo para matakpan kung anumang mga kabulastugan ginawa yun ni Jetro noon. Mga ganong Easy. Eh, ganun lang po yun. Ha? Nagre-react lang si Kuya SMB sa aking napapansin dyan sa makamahal. Kaya grabe din kayo na makapag-react noon eh, sa makamahal eh. O bato-bato lang sa langit din, huwag matamaan, ha? Yun lang po dun. Huwag matamaan para hindi masaktan. Okay? O so ano ngayon? Feeling mga magagaling, feeling mga perfecto kayo, feeling wala kayong mali. Alam nyo na may mali si Jetro sa nangyayari ngayon. Pero, tinatakpan nyo pa rin. Huwag pa rin si Mix Molino. Palaging Mix Molino ang dinadahin yung pangalan. Actually, hindi makakatulong yan. To progress na may angat ang pangalang Mix Molino dito sa social media. Marami naman ako nakita ang mga community sa Tekram, kay Balmatubang, Kalinga Province. Sometimes nagkukunti naman ako doon. Okay, ang bilis ng subscribers nila. Pero sa Mix Molino, sobrang bagal. For what? Dahil din sa mga ginagawang not good sa mga kasamahan niya. Makasarili. Okay? Hindi po yun makakatulong for Mix Molino actually. Concern lang naman ako. Ha? Kahit konti may utang na loob din kay Mix Molino. Okay? Siyempre, mami. So, involve na rin natin. Ha? Ganon din naman. Oo. It's actually yung mga vloggers na mga grupo-grupo dyan. So, hindi yan makakatulong din. Oo, yung iba nga dyan, unglo eh. Okay? So, yung po doon, ha? Kaya, masasabi ko lang doon, sa regarding sa nakikita ko ngayon sa makamigs, is walang mangyayaring tagumpay. Okay? Hanggang dyan lang, yes. Hanggang, ikot lang dyan yung kwento ng makamigs. Pang tanong. Paano yung palagi tayo dito updated sa mga issues pero yung kasikatan ng ating idolo parang nalulusaw na. Huwag na po tayo magtaka kung medyo malusaw na dahil sa ginagawa din ninyo at kapabayaan din ang isa dyan. Okay, anyway, regarding pa sa kontrata at saka sa mga floor, ang mga director na sinasabi na nag-aagawan kay Mix Molino, abangan namin makamahal yan kung totoo. Oh, so kung mga supporters, kung walang nangyaring trabaho ni Mix Molino, kasi 5 years until na mag 3 years na, parang wala pa akong nakitang mukha ni Mix Molino sa television ng GMA. Abangan namin 'yan, ha. Punto por punto. Iba yung guesting, ha. Iba yung trabaho, iba yung guesting. Okay, yung guesting, gine-guest ka lang sa isang talk show. Okay?
Pero yung trabaho, iba yun. Kung example, may kontrata ka, may sa network ng GMA, may trabaho ka doon. Example, ikaw si Super Ingo, si Darna, sino ba yan? Doon yun ang dapat. Kasi kontrata si Mix Molina, sabi nyo eh. Abang-abangan namin yun ha. O hindi po kami ha, kasi kami dito ang mga ka-idol, makamix dyan, sabi lang. Nagsasabi ko lagi sinasabi sa inyo, nagsasabi po kami ng katotohanan tungkol sa kwento ng mamix. Hindi po kami nagsisinungaling. Okay? Hindi po kami nagsisinungaling. Hindi po ito kutsing kwentong ano, pajero lang dyan. Pachero lang dyan. Kwintong lansangan. Kwintong squatter ba? Nagsasabi po kami ng katotohanan. Hindi po kami naglalahad dito ng puro fake news. Gumagawa sila ng may angat si Mix Molina. Pinapangunahan nila si Mix Molina. And the problem is, lalong bumababa si Mix Molina. Dahil sa din sa kapabayaan na ginagawa ng mga nakakapaligid nito. Si Mix Molina walang ginawa. Behave siya regarding po dyan kasi alam niya. Pero ang nakakapangit lang dyan, yung mga feeling magaling, feeling KSP ba, na feeling bayani pero nagre-reklamo naman. Ha? O kung nag-content, bumubuti ka lang kung ikaw mag-content. Kung ikaw nag-content, reklamo ka ng reklamo. Ha? Reklamo ka ng reklamo. Ha? Panindigan mo. Dapat ipakita mo may paninindigan ka. Dapat mula muna sa sarili mo. Ano? Ipapakita mo yung panindigan mo galing din sa sarili mo bago ka mag-defend sa panindigan ng ibang tao. Tama ba ako, Easy? Ganun po yun, Easy, ha? Paninindigan mo ng sarili bago ang pag-defend ng panindigan ng ibang tao. Kasi reflect yan sa pagkatao mo. What kind of person are you? Reflect po yun. Kaya wag po tayong feeling bayani, feeling inosente, pilo-piling walang ginawang kababalaghan, pero mas malala pala. Alright? Kaya wag po tayong magtaka. Yan ah. Kasi sa ginagawa nyo actually, ano concern lang ni Quiz Bito sa ano, hindi makakatulong kay Miss Molina actually. Registered. Ito ang last registered. O, paano yung mga example ng mga bagong pasok? Gusto makita sa Mix Molina, makakapasok kasi you are not registered. Agoy, bot-bot sa inyong mga ano, plano, yung mga kapalpakan. O, akala ko matatalino kayo dito sa social media. Ay, mara, hindi natin. Ano, mauna ako tuloy si, you know, si Mix Molina makatrabaho sa GMA. Ngayong yabang naman ni SMB, eh, ang pangit-pangit mo. Oh. You do not know. Abangan na lang natin, right? Oo. Oh, so, ayan. Inayos na ba yung akusasyon ninyo? Dapat iayosin yan. Oh, sa pangalan mo lang ni Mix Molina. Respeto nyo na lang dun kay Mix Molina. Hindi yung, ano, yung pasikatan, yung feeling yung you are priority. Ulitin ko ah, kasi pinagmamayabang ni Easy. Shout out si Easy ni Mix Molina through the name of Bitalam. That's it. Yan, maraming salamat ah, kasi may kagambi si Kuya SMB. Maraming kang obligasyon si Kuya SMB. Maraming salamat, this is Kuya Cute SMB ha. Please don't forget to point the notification bell. Laging update din sa ating mga bagong upload. Okay? And of course, sa mga sumusuporta kay Papa Bear, wag nyong what we call this, wag nyong pabayaan ano, at wag nyong hayaan kasi kung sa kwento ng mami siya po ang tinungnong kung sa puno, ugat na po yan si Papa Bear, okay? Ugat na po yan. I know that alam niya. Okay? Maraming salamat. God bless. Mabuhay tayong lahat.